This Let's is the grand finals of the MLD Championship time, Kuya Shinbu. Manjin Bu Tandem at nakikita natin ngayon ng mga bootcamp ng dalawang kupunan. Kakapanalo lang ng Adonis Esports, Aether. Alam mo ba pa sila Adonis Esports? Hey, dahil AE? Ganun ba? Oo, dahil AE. Tapos ginawa lang nilang Adonis Esports. Ano yun, pare? Gusto ko yung lawak ng lugar mo, ah. Ramdam ko sa boses mo, pre. Ah, ba may echo ba? Echo? Ayusin ba natin to? May mas okay mo yan. Ayusin natin yung audio. Ano po, laban ng mga champions to, basically, no? Challenger or Contenders Division, and we also have the Pro Division. So, ayun, kung di ako nagkakamali, payatas ba? Or bagong silangan? Sorry, nakalimutan ko na yung payatas, no? Payatas yung re-represent ng team pagbabalik dito. And I think malaking, ano, malaking karangalan din, no? To represent their area. And taking on, actually, a powerhouse name. Hindi naman to basta-basta itong Adonis Esports. This is AE, di ba? This is AE, Manjin. yung ano, yung mic mo yata. Naka-mute yata. Double check mo, dong. Oo. Sige. Habang inaayos ni Manjin yung kanyang microphone, baka sa may ano, sa may siren, diyan sa siren, baka nandiyan yung ano, yung practice lang. All right, we have the running badge dito, paring Manjin, no? So, okay. for the running badge, ladies and gentlemen, it will be a priority ng pagbabalik sa Link plus the X-board. They're opening up a lot, ha? Pansin ko lang, given that they are on the blue side, yung Matilda Johed, wala na, no monkey business para sa AE. Baka nga ang third ban pa nila dito is the Eve, you know, powerhouse. Like first ban priorities for MLBB. Pero yun lang ha, magiging open ng Benedetta. Yeah, pwedeng piliin isa sa mga priority picks sa gold lane. Sabi nga nila, dami nilang ang dami daw mga malalakas na OP heroes ngayon, parang X-Borg, Eudora, Benedetta na open, Kuya Shin. Si Harley umangat, 'di ba? Oh, si Harley umangat din. Bumabalik yung mga ano eh. Kasi mabilis yung ano ngayon, Kuya Shin eh. Alam mo yung meron kasing tinatawag ngayon na item progression. Item progression, okay. Big word. Which is ang kalaban nila next play. And okay naman yung pagdadala talaga nila dito sa ano sa Hayabi. Tsaka kung mag-Harley nga yung kabila, kung mag-Claude yung kabila, okay yung Hayabi. O yan. So, sige, Harley. Labas nyo. Sabi rin naman ng pagbabalik dito, sige, tatapatan labas namin nyo yung Hayabi. Mag-Harley sa Eudora. Yudes. Pwede, Amin. Panghuli. Orcho. Kailangan kasi panghuli kay Hayabi eh. Alam mo ba na ang isa sa mga malulupit? Ayan, panghuli. O, di ba? Ayos ba? Kailangan nila ng pang-lockdown. Kasi isa sa mga malulupit mag-Hayabi dito sa side ng Ado ay si Kuya mo, Chester. Alam mo kasi one time, nakakwentuhan ko si Kuya mo, Sumpar. Nagkwentuhan kami yan. Ano sabi ni Sumpar? Nagtaka siya, uy, Kuya Manjin, magkamukha pala tayo. No? Gumanan siya. Lahat yung dinedeclare eh. Pati si Butters eh, pinagpipilitan ka mukha si Sumpak. Ay, then, ako di ko pinilit eh. Okay. Siya mismo yung nagsabi. Tapos, syempre, sabi ko, wag mo naman sabihin, masyado ka namang obvious. Kaya Sumpak. Ang naging kwentuhan namin is, si Kuya mo Chester is medyo ano na, medyo naglilin toward sa mga carry type ng side lane. So, sumiswitching. So, ito, ang masasabi ko lang, itong side ng AE, meron silang option na mag-switch ng role. Kung yung tank, no? Oo, may Natalia pa yan. So, pwedeng mag-iingat. So, ngayon, tignan natin. Kasi Yudes, ang kanilang naging third pick, magandang pang-lockdown, ang daming burst. Na-nerf na si Yudes. Sa early lang naman, pero pag sa late game, same pa rin. Lightning pa rin yan eh. Kumaga, under pa rin, thunders. Pa rin si Yudes eh. Anong tingin mo pick dito, Ashin? Nagkaroon ng Kagura, we also have the glue. For the running bans dito, you'd want to target the tank option. So maybe, ng team Adonis Esports dito. Kung kaysa Gitno, ano dapat Uranus, in my opinion, no? So, Uranus, no? Titingin ka sa Uranus ni Sagit dito. Kung yun ay natandaan ng pagbabalik, ha? Kasi, ayun yung highlight to. So, they went with the Cho. Kasi yun daw ipantatapat siguro dun sa side lane on down on that Pajito.
Pero kung sa pick naman, kung ikaw si ayun, so ang di nila pinakita yung Uranus, they will go with the Grok. No, ang kakaiba kasi sa Grok is that there's more opportunity for Kufra na makapaglagi ng kanyang Tyrant's rage. Pero okay lang, Grok kasi siguro ayun nga on scouting out and making space para dito sa Lunox saka sa Hayabusa. Pero sa totoo lang, ang ganda ng lineup ng pagbabalik ah. Kung isuot yung Selena, tapos may Parsa pa. Ang tawag diyan, take off line or Jinbu. Kapag mayroon ka kasing Harley, chumushoot yan, ayan ang tinatawag na ultimate magic power. Roger kaya? Roger tol eh, no? Pwede. Kung Roger, ikaklod na lang. Yun lang yung problem, no? So mukhang medyo stiff, hindi talaga ina-adjust ng pagbabalik yung running draft nila. Kumbaga, kahit may Eudora, kahit may Hayabusa yung kabila, we'd still gonna be going for the Claude, no? Yung problema lang dito, pwede kasing i-gangster ni Grok itong Claude pag nakabili yan ng Athena Shield niya, o kaya nakabili ng Brute Force Breastplate, o kaya nakabili ng Oracle. Ayun, pwede siyang mang-zone talaga eh. Rather, ito, ang pinantapat na ngayon, with the ban on to the show sa Pakito, would be si Lapu-Lapu, di ba? Si Lapu-Lapu. Laban na yan, laban na ng mga Pinoy sa side lane. Pero Claude, Claude to, no? Yung last pick, Claude Parsa. Yeah, Claude, oh. Yung side ng team ang pagbabalik, na mukhang makukuha na nga ng second team ng JNA. Nawawala-wala ako, eh, no? Pasensya na, guys. Okay lang yan. I think yan yung mga bagay na hindi ko makokontrol. Pero Shinbu, you're definitely right. Para dito sa team ng team pagbabalik. Oh, pre, oh. Kumuha sila ng burst, kumuha sila ng late game. Ah, yan, pero, oh. Early game, nasa side ng team, ano, team Adonis. Yan, ha? Payatas yan, pero Agusan del Norte number one hali yan. Ibig sabihin, dalawa yung number one niya, pare. Nakarating number one na sa payatas, number one pa sa Agusan. Number one pa sa Agusan del Norte. Pumunta ng payatas, nagtrabaho, di ba? Oo. Binabati ko lahat ng mga, ano, ng mga sumali dito sa ating tournament. Alam mo naman, ang isa sa kinagandahan na feature ng MLBB is yung nagiging number one ka sa mga district mo, sa mga mga barangay mo. And because of MLD2, eh parang nabigyan sila ng opportunity na ipakita talaga na sila yung number one. Oo, sa kanilang mga kanya-kanyang lugar din eh, mga kaibigan. And I think maganda rin talaga itong mapag-alaman anong sitwasyon ng mga kumbaga homegrown teams, di ba? Versus teams that are built in a professional environment. Yan, tulad ng AE. Amen, ano to ha? Best of the best. Best of seven. Best of seven, di ba? Imagine mo, tandem, best of seven. Ano yun? Games. Pag ito na game seven. Ay, may ano ka talaga. May sumpa ka talaga, Kuya Shin. Oo, no, sumpa. Speaking of sumpa, ayan, si sumpa, nakuha ng Kumaan lang si Chester, yun, no? Men, alam mo, masakit yan ha? Rock type at saka thunder type yung sa'yo. Sa pick-off. Eagle yung Thunder, oh. Sa Pokemon, pre. Sa Pokemon, pre, yung gym ni Brock, isa yun sa mga pinaka-nahassle ako, eh. Si Ash. Nahassle si Ash dun, eh. Oo, kay Shines True. Ang hirap palunin, eh. Walang magawa si Pikachu, eh. Di ba? Walang magawa. Pero ngayon, magkasama kasi. Si Grok at saka si Eudora. Si Mizuki. At saka si Chester. And they're doing a great job. Bakit? Kasi pare, tingnan mo, nakokontrol nila yung mapa na nakakapag-farm si Hayabi, si Kaiser. So, ang kakaiba nga dito eh. Ang kakaiba nga dito paring Manjin is ano eh. Speaking of Mitsuki and Chester, nakakomment na yung ginagawa ng AE on baiting para makadamit si Chester. Ilang beses na yung full swing ng ano, Power of Nature ni Chester. Tumatama. Oo. Madali yung dodge yun ha. Pero yun, tumatama sa pagbabalik. Yeah. Kasi para isipin mo, yung mga level 1 kasi dito ng pagbabalik, malambochi sila eh. Harley Parsa yan eh. Ayan ang lightning ko na Thunder. Nakita mo yun. Wow, the man. Combo is real mula dito sa Adonis. And mukhang may kasunod pa si Sagitno. Nice rotation. Ang ganda ng call, pare. Kita mo yung call nun. Ang bilis nga ng pick. Oo, nung nagkaroon ng turtle, nag-call sila. Mid tayo. Try nating pumitas. Nawala yung Harley. And ngayon, turtle sila bigla.
Imago sila doon parang Manjin. Actually, ang ganda pa ng combo kasi after Ogi Shadow Kill stun ng Eudora. Ito to, lapit dito. So may side brush na bawasin sa gitno. Flicker na ginawa na parang ni parang Gio. Pero remember na nag-hold pa rin o walang level 4 ladder si Gio dito. Still, match sila sa Lord. Sir Martin Lechon. And of course, that is turtle pala. Nakakuha ng Adonis, no? Nakuha ng pagbabalik. Ana steal, oh, match sila. Nakuha niya na Yama. Well done. Oh. Hindi enough yung naging dead timer ni Hayanama para makuha nila yung turtle even though nandun na si Sagitno. But I guess, ang that's a great trade pa din naman sa Adonis kasi nakapag-farm si Sumpak sa top lane. At sila pa rin yung co-control. Kailangan lang, wag sila mamatay dito. Kasi ang ginagawa ng team pagbabalik, Kuya Shinbo, naghihintay sila ng failed attempts mula sa Adonis. Mm. Ayan, kamuntikan pa nga si Momo Change! May Tyrant okay. Range! Para kay boss, ayun na. Si Mitsuki dito, pumasok din si boss. Boss puso, mga kaibigan. Pero sinagot ni Kaizen. Pag hindi mo talaga pinauna yung Hayabusa, wala ka eh. Matik dusa yun eh. Pag naabutan ka nung shadow. Pag may Hayabusa, may dusa, pare. Matik, oo. So ito yung nangyayari, question. Bibigyan kita kung ano ba ang magaganap. Like alam ng Adonis Esports na yung lineup nila pang umaga. Pang umaga yan! Talaga, paano mo na? Ano ba yung pang umaga? Alam mo kung bakit? Alam mo bakit pang umaga? Bakit? Kasi yung lineup nila, early game centric. Ah, okay. So ito yung lineup, ito yung lineup na dapat umpisa pa lang, angkada na. Kumbaga sa jeep, kumbaga kung jeepney driver ka, dapat alas 6 pa lang, umarangkada ka na. Kaya, pag-gising mo sa umaga, di ka nag-iisip. Oo, di ka nag-iisip. Yung goal mo, diretso ka doon. Diretso finish line. Kung baga pagising sa umaga, kunin mo na yung almusal at bumangon ka na sa kama. Rekta. Kasi ganito yan ang mangyayari, pare. Kapag hindi sila nagtrabaho ngayon, yung Adonis Esports, nakita mo yung nangyari kanina, napita si Haya, napita si Yudes. Kayang-kayang lumate game ng ang pababalik. Bakit? Kasi may Claude sila kay boss. Tapos yung parsa nila, ang lakas ng spam mechanic. So hindi sila makakapag-push agad. Happy. The wave clear is there, no? May joke ang pagbabalik. Sa inyo ang umaga, amin ang gabi. Amin ang gabi. Kumbaga sa gabi lumalabas. Ito ang pagbabalik pang gabi to. Kumbaga si kunyari sa Malate, si Kuya Andrew eh. Alas 7. Alas 7 ng gabi. Alas 7 ng gabi, nandun. Ayan na nga oh. Labad sila dito. Okay mga kaibigan, Momo Change focusing towards Kaizen. Kaizen dito, grabe pa rin yung burst na pwede gawin kara kay Momo Change. Yun lang na ISO yung parsa. Na talagang nandito pa rin tayo sa may bandang umaga. Pero Hanayama, along with Toto, focusing on to the turtle ha. Alam ba to ni Kaizen? Ayun, huminto. Nagtigil ng recall si Kaizen. Inatay lang may mag-wage check. Pero actually, napansin si Mitsuki! Hanayama, sumisilip ka pa kasi. Sumisilip pa. Alam mo, pare, galing ng ginagawang juggle dito ng pagpabalik. Wala silang pinipersang team fights. Ang laging nagsisimula ng team fight, yung Adonis Esports. Ang ginagawa lang ng pagbabalik, literal, binabalik lang nila yung firepower. Pag hindi tumama dito, yung ultimate ni Chester, wala nang any form of setup yung Adonis Esports. Yeah. Ang setup lang nila, yung lightning ball nung Yudes ni Mizuki. Kaya ang ginagawa nila Momo Change, piniplikeran lang nila. Tignan mo yung mga flickers nila ngayon, ni Toto, cooldowns yan. Tapos si Boss, meron ding purify. So ang gagawin niya pagbabalik, dodgeball, tapos counter go, parang ganyan. Grabe naman. Grabe naman yung prediction doon nila. Ano yun, yung Boss Puso talaga eh. Alam na eh. Pero kasi ginawa kasi ni Boss Puso, mag-farm talaga. Nahagip si Mitsuki onto that side brush. Lapit si Chester dito. Aray ha. Hapdi si Hanayama. Nanlalambot yung grak, pre. Nanlalambot. Nagiging uling yung bato, Kuya Jin. Sa paapoy-apoy. Tignan mo ha, yung build niya. Genius Wand. Ang pinakamayaman sa lineup ng ang pagbabalik ay si Hayanama. Again, ito na. Ako, nabuo niya na din yung Shadow Blade. The Shadow Blade. The clone. Ano ba tawag niya? Shadow Blade Jutsu. Shadow Blade. Yung sanggin niya siya. Sanggin. Na SNY. Na SNY na. Pag naka-SNY na, alam mo naman. Alam mo na eh. Ito na. Kaya na nga nag-conceal the wheel. Lapo-lapo. Parang ano pre, na nababalikan na yung Adonis Esports dito sa iba't ibang bahagi ng laban. I think kailangan nang mag-re-evaluate ng Adonis na ano na to, hindi na to, they need to group up. They need to hold on a bit, reassess their engages kasi ang pagbabalik, clearly kung sino yung dapat na maging fed sa kanila, it is getting, they are indeed getting fatter. Lalo na itong Harling to.
Nagkaroon kasi ng dalawang engagement na nag-fail para sa side ng Adonis Esports. Yes, may mga nakukuha silang mga good pick-offs. Pero yung mga important pick-off sana sa top lane kanina, sa turtle, yun sana yung pang-objective nila. To the point that may damage na! Si Hayama, he was to get no falling low, eh shit! Oh! May pasok beat pa nga kaibigan, actually pinanghuli na lang si Boss Puso! Aray tusok! Lalo pa na doon ang mga buhay doon ng Adonis Esports! Ladies and gentlemen, 3-4 none! And pagbabalik ay pagbabangon ng api! 7 minutes into the game, taking their turtle this time, not a steal, but a clear win! Wow! May kasama pang buff mula kay Martin Leon, man! Napakainit nung Titan's Rage with the Blazing Duet ni Boss. Ibang klase ni Boss Puso at saka ni Kuya Gio. Combo routine. Ay nako. Kumbaga parang Stockton to Malone, pare. Alam mo naman yan si Boss Gio, kaka 44 bars lang yan. Oo. Kahapon. Si Gio, ML okay, ka agad. No? Nag-ML ka agad. Ito, biruin mo ko yung Shinbu ha. Yung early game ng Adonis Esports, sinusubukan talaga nila kanina. Pero ang ginawa ng pagbabalik, unfazed, na natiling nakatayo sa mga pwesto, na natiling nakatayo sa mga lanes. Hindi sila sumagot ng counter-rotation. Kundi ang ginawa lang nila, nag-hope sila ng outplay. Iwas pusoy lang talaga sila nung una. Kaya ngayon, Red pa nga lang eh. Oo, sila na yung nakakalamang. Even though may damage yung Adonis, pwede na silang isahan. Parang ganyan. Naku po, aray! Aray! Maling kutay! Ni Sumpak! Kaya sa darkening paharap, that's actually very, I think Adonis, they should be less confident muna ngayon kasi talaga yung mga engages na gano'n napaka-dangerous. They need to make their engages wiser. Just like that, maybe a burst na gagawin sa my Kufra there. Nag-re-engage si Toto dito, puts is a 1-2 combo on the Pakito. Pero naging 1-for-1 yung trade. Nakakapang-alala lang yung Chaos Darkening ni Sumpak Wangdu. Normally, pwede ka mag-Chaos Darkening paatras eh. Fade away, pero tatas tatamaan niya pa rin. Pero paharap, man. Inabutan siya ni Hanayama. Yun na kasi yung bagong trending ngayon, Kuya Shinbu. Chaos Darkening na yung pinang-aatake madalas ngayon eh. Ang tawag nila doon, the Ruby Didi move. Kaso ang problema, ang problema, Bobby, kung yun yung gagamitin mong pang-ultimate, dapat kumbaga ready steady kayo na may damage, ready steady na may follow up. Eh, the fact na hindi mo siya magamit pang opensa, tapos hindi mo rin magamit pang depensa, ibig sabihin nun, nasa mali. Question book. Hirap kaya na. Ngayon, lamang nalamang si Najio na naman. Ayan, oh, aray! Nalalambot yung ano, yung bato. Yung 1K combo na yun, di Pakito ba yun? As in, ganun na yung damage kagad ng Pakito natin, ha? And that's not even with Momo change, burning na feathered airstrike, no? Hindi pa nga yun kay Boss Puso, hindi pa nga yun kay Hanayama. Kailangang may malinis na kuha ngayon ang Adonis against pagbabalik. Kasi talagang yung pagbabalik dito, ramdam nila yung momentum. They're totally riding on the momentum. Matchless sa Lord. Martin Layachon. Mainit ang pagbabalik sa laban na to. 8-1-1 on Hayanama. Gio also doing great stuff sa kanya mga initiation. Si Toto on this Pakito ay masakit na rin yung damage, sabay ang kunat na din. Yan lang naman yung kailangan dito, war axe lang. Tapos makunat ka na. Diretso ang kunat eh. Dumiretso ang kunat eh. Hindi pa nga yung naka-bloodlust axe, mga kaibigan. Also want to emphasize na kung gusto mong i-all in yung ano, Harley, Winter Transition is already available for the Harley. So alam mo yon, you can just so be aggressive. And even with the Ugi Shadow Kill, yung Winter Transition niya lang yon. Also yung Claude natin ha, already building up defensive items. Woo! So he can be very aggressive. Pasok dito man, Jin. Oh no, ayun na naman si Gio. Napakagandang set! Sabay mayroong Quarsa ultimate. The combo is real! Combo routine! Ang pagbabalik! Shutting down na Adonis Esports sa 11 minutes ng game. Now marching towards the Lord. Look at that discipline. Paring Shin. Ang pagbabalik, ibang klase. Early game lead here by Adonis Esports. Pero yung pagbabalik, parang ang pakiramdam nila masyado nyo yata kami manaliit sa laning pace namin. We're gonna take this game very very seriously and show how the contenders does it and how the teams from Payatas does it. They've already taken an inhibitor turret against Adonis Esports quite relatively early para sa laro natin na maagagaya na nawala ng inhibitor yung Adonis and ewan ko kaya nilang mapagilan pa yung push na ginagawa ng pagbabalik. Ang kahirap nito, look at gravy! Ang masasabi ko na lang talaga, gravy eh! Gravy? Kasi tingnan mo, ang mangyayari dyan, pag full farm yung Hardy tsaka yung Parsa, si Anayama tsaka si Momo change. At yung deadly magic, ina-amplify niya kasi yung magic. Ang deadly see, magic eh. Kaya deadly magic yung tawag. Kumbaga may magic na, deadly pa. Deadly pa.
So ina-amplify niya. So ibig sabihin, sa ganitong sitwasyon na may item na si Kuya Momo change, kung sino makita niya na ulti yan ng early, pop ultimate agad kahit no look. Kahit isang no pop look. Lang. Isang pop lang ng ultimate na sumabog. Kalahati agad ang buhay ko, Ishii. Tambay deadly magic. Indeed. Ladies and gentlemen, 13-7 for this game. Sa totoo lang, kanina lamang talaga yung Adonis. And I'm quite sure naman majority of the fans are cheering in for the AE squad dito. Pero syempre, there are also some who's cheering for the Payatas squad. And what we are curious is, given that this is AE, I think they have a lot of capacity in turning back the flow of this game against Pagbabalik. Kailangan ang problema lang talaga, feeling ko kanina talaga ang daming mga confident, overconfident moments para sa side ng AE. Na marunong na marunong, marunong na marunong balikan sila ng Pagbabalik. As in, kamali ka lang talaga ng pwesto. Harley ba naman yan, tsaka Claude? Lalo na yung Harley, ha, Bonklinks. Bonklinks, iniiwas po so lang yung ginagawa ng Pagbabalik kanina. Ang alam ng Pagbabalik, kailangan talaga mag-early ng Adonis. Kailangan matalo sila sa laning. Tignan mo ha, ni hindi nabasag yung baba. Ang nabasag lang yung top lane. Doon kasi yung laging pinupuruan ng Adonis. And actually, halos wala ding nagawa sa top yung Adonis kasi may two times in the game na na-outplay sila doon. Kung hindi man sila na-outplay, naging 1-1 yung trade. Kaya kumbaga nagre-reset lang, balik laning. Kaya umabot na tayo sa ganitong sitwasyon. Remember, yung Adonis, ang catch lang nila, si Kuya mo Chester lang. Nagrang. Hindi lang yun hard catch din ha, Manjin ha. Medyo ang Grak, hindi siya yung instant catch ha. Kailangan ng setup nun eh. Ang Grak, bihira ka masurpresa ng Grak sa totoo lang. Spear yun eh. Ano yun muna nun eh. Iikot-ikot muna yan. Magpapailaw muna yan. Saka yan biglang mabibigla ng wild charge. Even the dashes ng ano, pagbabalik, maraming pantakas yung pagbabalik. Totoo. Alam mo naman sa wrestling, di ba yung spear? Halos mahihinin tulad mo sa ultimate ni Grak yun. Si Goldberg, si Edge, bago sila mag-spear, umuukto muna sila dun sa gilid eh. May setup yun eh. Oo, may setup yun eh. Hintayin muna nilang bumangon yung kalaban, parang switching music. Buti kaya sana kung... Buti sana kung si Goldberg to, kasi si Goldberg, maximum CD reduction sa spear eh. Oo, anytime pwede mag-spear. Naka-CDR lang. CDR yung spear nun eh. Wala nga ang cooldown yung spear nun eh. Ay nako, kaso eto ha. Unat. Nako, tagilitang vapor. Na-setupan pa si Kaizen. As Yapping? Kaizen will fall down. Sasabog pa si Kaizen. Hindi, pero look at the damage. Nag-spear. Si boss at tinamaan. Sa gitong ngayon na may iwan ko yung Shibu. Sabay magtakpos na ito. Pakisabay pagtakbo ng bayani dito mga kaibigan. That's down on the lapu-lapu. Tumira muna ng konting pang wave clear para hindi naman mahirapan si Supakwandu na dumipensa. Pero here comes the Lord. Medyo nabawasan pa rin. Na-stack doon si Toto mga kaibigan. Pero still may anak buhay si Pakito. There's the wall done in by Chester Toll. Darating yung Lord sa may mismong base. Minion wave are still far crossing the river down on the mid. Hindi ito pipilitin ng pagbabalik. Pero not without the minions. Tingnan natin ngayon. Manjin, ayan na sila. Ako sa boxing, merong pag-go si Sumbakwando. That's a Ruben Didi move na meron with the brilliance. Pinasin yung damage output. Kalabi mo rin yung mga buhay ng side ng pabalik. Sila na ngay nagbalik. The comeback is real. Wala pa rin mamatay sa kanila habang wala na si Sagitno. At ayun yung mga cards. Sabay, look at the kiting moves. Kite me please. Sabi ng pagbabalik. Shin, plinikeran lang sila. Pinokered, bini-EMI lang sila. Nag... Binakstep, backstep lang sila. Happy. Actually, wala nga talagang panghabol eh. Yung AE doon, yung Adonis. Yung burst kay Kaizen kanina, hindi makapag-side side flank si Kaizen kasi nga, napwede siya siyang umuwi. There's enough time para sa mga member na pagbabalik na makapag-stack up ng minion waves. Pero ayun, si Kaizen, Kaybura, mga kaibigan, tingnan natin kasi dumudura na rin yung further, yung parsonary defended airstrike. Pero it's gonna be a focus on to the base. Game number one goes into the side of the Payata squad. Ang pagbabalik. Nagbalik. Ibang klase yung outplays na ginagawa ng pagbabalik in this game. That last team fight, kitang-kita mo yung mga in-out movements. Mala James Harden na step back mula kay... ano yan? Ano yung question? Huwag ka na sugarcoat man din eh. One-sided talaga. Parang masyadong... Ang laki nung mistake eh dun sa early game. Maganda yung control ni Chester sa simula ng laban. I'm sure. Pero...